tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na. Ang pagkatuto ng mga Filipino bilang mga mamamayan ng bayang ito ay nakasalalay sa mainam na pagtanaw at pagninilay sa kanilang kasaysayan. Sapagkat ang nakaraan ay di lamang nagbibigay daan para sa mga bagong kaisipan, ito rin ang kanilang nagiging gabay sa anumang hinaharap sa kasalukuyan. At anuman ang ating tagumpay ngayon bilang nagkakaisang bayan at bilang Filipino ay siyang tiyak na susi sa ating magandang kinabukasan. Ito ang bahaging ginagampanan ng kultura, ang tapat na pagpapahalaga at pagpapayaman sa Pilipinong kalinangan ay pagiging tapat sa ating tungkulin bilang mamamayan. Kaya halina't ating walang pagod tuklasin ang mga bagay na sumisimbolo ng ating lakas, ganda at husay bilang mamamayan. Hanapin ang mga bagay na tumatangi sa Pilipinong kalinangan na siyang nagpapatatag sa atin bilang isang bayan dito sa Sagisag Kultura TV. Ang bayan ng Atimonan ay isa sa mga tinaguriang unang klaseng munisipyo ng lalawigan ng Quezon. May layong 173 kilometro mula sa Maynila, ito'y matatagpuan sa silangang baybayin ng probinsya.
Ang kanyang mga hangganan ay ang bayan ng Padre Burgos sa kanyang timog, bayan ng Claridel sa Silangan, bayan ng Pagbilaw sa Kanduran, at ang bayan ng Mauban sa Hilagang Kanduran. Sa isang simpleng kataga, yan ang ganda sa Atimonan. Pagkat ang aming bayan ay puspos ng mga gandang tanawin at napakagandang kasaysayan at kultura. Pag sinabing Atimonanin, siya ay matyaga, masipag, at maaasahan. Itinatag ang bayan ng Atimonan noong ika-4 ng Pebrero taong 1608. Ito ay pinangalan kay Simeona Manggaba. Si Simeona Manggaba ay tinatawag ng mga kababayan namin noon na Atimonang. May dalawang batang naglalaro, that is during the time of Spanish regime sa Pilipinas. May dumating na Spanish soldier, sabi, Tutoy, anong pangalan nitong bayang ito? Nilugar nito, sabi. Tapos sabi ng mga bata, Ate mo nang, may taong humahanap, sabi, ganun, tinatanong ka. Sabi ng Spanish soldiers, yung dalawa, siguro ate mo nang ang ano niya, ang pangalan nito. Kaya mula sa kanyang palayaw, doon nabuo ang pangalang Atimonan. At ito yung mas pinaniniwalaan na pinagmulan ng pangalan ng bayan ng Atimonan. Kung inyong matatandaan, ang ating paglalakbay sa bayan ng Tayabas at Agdangan, problema tungkol sa pamimiratay bahagi ng kanilang kasaysayan. Pamimiratay na nalasa dito sa bayan ng Atimonan, ngunit ito rin ay kanilang nalampasan. Istorya ng isang bantay, mga Atimonanin ay patuloy na ikinukwento sapagkat kanyang giting ang minsay sumagip sa bayang ito. Noong panahong 1840s ay nabuhay si Francisco Tandas na siya nagbabantay sa tinatawag na Castillo de San Francisco. Ito ay watchtower kung saan bilang chief defender ng bayan, si Iskong Bantay, siya ay nakatanaw sa dagat at para makita kung may paparating na mga Moro. Tumayo siya doon, tapos nakita nga niya yung papasok yung mga Moro galing sa dagat. Ang ginawa niya, parang naghimala kasi, nagkaroon ng ulap na tumabon dun sa bayan ng Atimonan. Kaya pag may nadating na mga sakuna na from the sea, parang nasisave ang bayang Atimonan. Ang Iskong Bantay Watchtower ay isa sa makasaysayang lugar dito sa aming bayan. Ito na lang ang natitira sa 7 rock castles na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Noong 1930s, ito ay naging obserbatoryo na kung saan dito tinitingnan yung weather conditions. Pero noong ipinangalan na ng ating National Historical Commission, ay ito na ngayon ay tinawag ng Iskong Bantay Tower bilang pagkilala sa kabayanihan ni Iskong Bantay. Sa paglalakbay ng mga Atimonanin at ng kanilang bayan, mahalagang parte nito ay ang kanilang simbahan. Tulad ng mga mamamayan, gusali rin ito ay maraming pinagdaanan. Ating pakinggan, kanyang nakaraan. Simbahang ito ngayon ay nakapangalan sa titulo ng Mahal na Birhen bilang Nuestra Señora de los Angeles. Itong bayan nito ay natatangi din yung picture ng ating santa sapagkat siya ay nakadamit na kulay puti na may kapang asol tapos sa katagilid na ganyan kasi nga iniiwas niya yung kanyang anak doon sa mga ulupong at kaya siya ay mayroong pakpak. So natatangi dahil doon sa pagligtas sa kanya ng banal na pagliligtas niya sa kanyang anak ay siya itinaas sa langit. Nagsimula ang simbahan ay mga 1600s. And then, marami na siyang mga devastation. Dati ang tore din ng aming simbahan ay 7. Meron siyang 7 palapag. At mula doon sa 7 palapag, nangyari
dahil sa devastation ng earthquake ay muli siyang na-rebuild. Gawa po ito sa mga limestone at saka sa mga tisa. Kaya makikita natin kulay nito ay nagkukulay abo o medyo nagbablock, kulay ng bato, at saka yung mga tisa naman, yun yung kulay orange. So kung makikita natin sa tagiliran natin sa bahan at sa struktural, ito ay gawa sa bato. At isa pa na natatangi ay yung na-revive na yung tore mula sa apat na palapag, naging limang palapag na ito ngayon. Ito din yung simbahan na may kauna-unahang Carillion Bell sa buong diocese ni Lucena. Buwan ng Mayo ay buwan ng masaganang ani. San mang bahagi ng Pilipinas, ika'y magpunta, iba't ibang fiestahan, ika'y makakapamili. Santong patron ng mga magsasakay, pinasasalamatan. San Isidro Labrador, dito sa Atimonan, bida ng kanilang Mayohan. Ang pagbiti naman po ay ginaganap namin tuwing 15 ng Mayo. Ito po ay bilang pahasalamat kay San Isidro Labrador, kung saan po ang barangay ng Caridad, San Isidro at Lakip ang nagsasagawa nito. Ito po ay bilang pahasalamat sa mga naaaning gulay na kung saan ay isa din sa mga nagpupahanap buhay ng mga taga-Atimonan. Dito po, nilalagyan po ng mga pabitin bawat barangay at o ang kalsada na kung saan po pagkadaan ng San Isidro Labrador Patron ay pinag-aagawan po ang mga gulay na nakabitin sa kalsada. So kung ano lang po yung nandun sa kalsada mga nakabitin, yun lang po yung kanilang pwedeng kuhain. Bukod po sa pagpapasalamat namin sa aming mahal na patrona Nuestra Señora de Los Angeles, pinapakita po namin dito kung paano po kami tumanggap ng mga bisita, kung gaano po kasaya, kakulay ang piyesta ang pinagdidiriwang namin. Kapag panahon ng piyesta, tsak may tugtugan. Hindi mo mapipigilan ang mga taong magsaya at magsayawan. Dito sa Atimonan, katutubong sayaw ay mayroon sila. Baylehan mas nagiging masaya, tampok ang kanilang sariling porta. Pagdating sa kultura ng bansang Pilipinas, isa sa pinakamahalagang ambag ng bayan ng Atimonan ay ang katutubong sayaw na kung saan ay dito nalikha at dito nagmula. Gaya ng ilang mga sayaw na kung saan ay sinaliksik ng isang national artist na si Francisca Reyes Aquino, yung ating tinatawag na Paul Cabal, kung saan ang literatura na kanyang sinulat ay sadyang nanggaling sa bayan ng Atimonan. Nasa walong steps, na walong figures ang Paul Cabal. Merong mabilis ang tempo, merong mabilis, merong ikot ng ikot. Pero ang ganda ng tugtog niya. Nagkaroon ng isang grupo na tinatawag na Luktaksa o Lupong Tagapangasiwa ng Sining at Kultura sa Bayan ng Atimonan, na kung saan ito yung nagnanais o ito yung pangunahing grupo na magsasaliksik ng kasaysayan at kultura ng bayan ng Atimonan. Ito ang isa pang focus ngayon ng ating pamahalang bayan na kung saan ay nanais nating muling mabuhay at makapag-recruit ng mga bata, mga guro, mga young ones upang nang sa gayon ay sila yung mismong magmahal sa kultura ng bayan ng Atimonan. Sila yung makapag-sulat at makapagtala ng kung ano ang kasaysayan at kultura sa bayan ng Atimonan. Pagiging malikhain, likas sa mga Atimonanin. Materyales sa paligid, kanilang sinusulit. Mula sa mga itatapong papel hanggang sa mga ligaw na damo, kanilang gagawa ng paraan upang maging mga produkto. Unang-una doon sa akin sa handicraft kasi ako mismo yung gumagawa noon. Kasi yung mga materials namin, nakikita lang kasi yung doon sa aming lugar, napakarami. Kasi kung tutuusin, parang suka lang, kumbaga parang tinatabas lang siya kasi suka lang sa mga nyog. E di, imbis na itagain o sunugin na nakakasira sa kalikasan natin, pwede siyang gawing kapakipakinabang na pamalit sa mga plastic. Kasi yung mga basket at yung mga bayong, siyang ginagamit sa pamamalengke. Imbis na plastic, ay ano na, yung native bag na. Ay di, hindi nagagamit ng plastic na nakakasira ng kalikasan. Ganon din sa kawil, kasi yung mga plastic na yun, tinatapon lang yun. Yung mga papel, kahit ibenta mo, murang halaga. Pero kung gagamitin mo sa mga accessories, malaki ang nagiging papel noon at nakakatulong sa kabuhayan ng mga kababaihan. Kanilang produktong pagkain, malawak ang pagpipilian.
May pagkaing natural na medisina at mayroong ding mga sikat na ulam. Mula sa mga produktong panghimagas, merienda at pasalubong, ito ay mga kabuhayan sa pamayanan ay nakakatulong. Ito po yung mga sangkap natin sa panggawa ng espasol. Malagkit po, asukal, albok, yung giniling na bigas, tsaka po niyog. Ang una po natin gagawin ay ibababad po ito, yung malagkit, sa tubig. Pagkalipas po ng mga isang oras, pagkababad po natin ng malagkit, huhugasan po siya ng, kailangan po hugas na hugas, mga limang hugas. Pagkatapos po nun, ipagsasama-samahin na po natin sila. Yan, okay na po siya. Tapos, pwede na po natin siyang gilingin. Pagkatapos po siyang gilingin, i-steam na po natin siya. Ito na po yung kalalabasan. Kalipas po ng mga isang oras po, luto na siya. Ito po yung bigas natin na inilalagay po rito sa espasol para po hindi siya kumapit. Tapos mamasahin na po siya. Tuloy-tuloy lang po tayo habang hindi pa po siya nakukuha yung tamang lapad. Pag napalapad na po, pwede na pong tukulin. Ganyan po. Meron din po tayong flavor na pwedeng ipalaman sa espasol. Meron pong yema, chocolate, cheese. Pagkabilog po, kukumpletoy natin yung 12 peraso. Sisilid na po natin sa box. Sagyan ng kunting albo. Tatakpan na po natin. Ito na po ang finished product ng AAA Espasol, produktong Atimunani. Kapag nabanggit ang Atimunan, agad sasagi sa isipan, bitukang manok, makipot na daanan, may ibang pangalan. Ayon sa mga tiga-Atimunan, pakinggan ang paglilinaw. Pati na rin dito, ibang pasyalang matatagpuan. Old Zigzag Road ay mayroong dalawang bahagi. Una, ang kilala ay yung bitukang manok kasi ito daw ay hugis ng bituka ng manok. Pero ito ay tinawag na M Road sapagkat sa wikang Kastila, ang letter M ay M. Kaya ito daw ay mayroong hugis na letter M o hugis din ng bitukang manok kaya tinawag na M Road. Ang original design ng ating Zigzag Park o ng ating Atimonan Old Zigzag Road ay ito isang military highway na kung saan magkokonekta ang bayan ng Pagbilaw at Atimonan. Dahil nung una, dumadaan ang mga Atimonanin ay sa bayan ng Tayabas at ito ay sa pamamagitan lang ng bangka. Kaya naman nung panahon ng mga Amerikano ay binutas ang bundok na ito bilang military highway. Meron tayong tinatawag na siko ng AA. Ang siko ng AA naman, dito yung sa bahagi ng Atimonan na may nagta-traffic. So kaya naman siya AA, gawa naman ng sa letrang parang titik A. O ito naman sa Espanyol ay adi naman ang bigkas natin. Kaya pinagmulan nito ay yung mga wikang Kastila na letrang A. Kaya yung hugis naman niya ay parang letter A. Siko lang siya, nakaganon lang siya. Ano yung pag-ahon. So yun yung mga bahagi ng Zigzag Park. Na ito naman ay kaya na kilala dahil nung unang panahon ay marami aksidente sa dalawang lugar na ito. Kagandahan ng lugar ng Zigzag Park, napakalamig kasi ng pakiramdam doon. At ito din yung paboritong puntahan ng ating dating Pangulong Manuel Luis Quezon.
matatagpuan natin ngayon ang Quezon Herbal Pavilion. Ito ay dating rest house ni Manuel L. Quezon. Na kapag siya ay naglalakbay, dito siya nagpapahinga. At ito namang Quezon Herbal Pavilion ay proyekto na ng ating minamahal na gobernador para maipromote naman yung ating herbal dito sa lalawigan ng Quezon. Sapagkat ang sabi ng aming gobernador ay ang daming humihingi ng tulong para sa medicine. Pero ang daming endemic na mga herbs dito sa lalawigan ng Quezon na kung titingnan natin, ito yung mga dating nakakagaling ng mga sakit. Kaya naman, ipinromote niya sa pamamagitan ng pagdi-display ng mga herbal na endemic sa buong lalawigan ng Quezon, yung sa Quezon Herbal Pavilion. Kaya natayo yung ating Herbal Pavilion sapagkat andito na yung pangangalaga sa kalusugan at ganoon din ay mapangalagaan yung kultura. Isa pang halagang pangkultura, hatid ng atimonan, mga kwento ng nakaraan, bahagi ng ating kasaysayan, kwento patungkol sa digmaan at tungkol sa kagitingan. Ito ang kwento sa likod ng pinagbanderahan. Kasing pinagbanderahan, kaya siya pinagbanderahan dahil from the root word bandila, pinagtaasan ng bandila. So sinasabi na nung panahon ng Hapon ay ito ang kauna-unahang pinagtaasan ng bandila. Considering na Atimonan is one of the three shores where Japanese first landed in the Philippines. So that would be Atimonan, Mauban, and Pangasinan. Ang pinagbanderahan is one of the highest peaks dito sa bayan ng Atimonan. Ito ay itinatag noong 1939. At may sinasabi pa nga na yung isang caretaker doon na naglalagay ng bandila sa umaga at nagtatanggalin ito sa hapon, ito ay nakikita sa telescope sa Camp General na Carcelusod ng Lucena. Kaya alam ng mga Amerikano kung nagtaas o hindi nagtaas ng bandila yung caretaker noon. At araw-araw siyang umakyat sa bundok na iyon. Ang layo noon mula doon sa ating pit stop doon sa Atimonan Zigzag Park ay isang oras sa pangkaraniwan lakad. Yun ay may 2 kilometro mula sa baba. Ang pinagbanderahan ay isa na namin sa ipinopromote para sa hiking activities ng bayan ng Atimonan. At napakaganda nitong lugar na ito kung ating mararating. Marami po iba't ibang klaseng makikita rito. Katulad po na nakikita po natin dito sa ito pong Cueva Santa. Ito pong Cueva Santa hindi po siya kalakihan pero pagpasok po natin sa loob, medyo nakakamangha po dahil bihira po tayo makakakita ng panike ng mga kabag na maliliit na pwede po nating mapicturan harap-harapan o malapitan. At iba't ibang klaseng stalactites po at iba't ibang hugis po ng bato na wala sa ibang lugar po. Kagandahan lang po pagdating natin sa Cueva Santa, medyo malamig po at nakakomportable tayo at nakakabawas po ng pagod. At isa pa po sa Cueva Santa, meron pa po kami tinatawag na pinagbanderahan cave. Siya po ay kalahating oras bago po tayo makalabas buhat po sa loob. Ang layo niya po dito, buhat po dito sa pathway hanggang pinagbanderahan cave, 300 meters po. Hindi po siya asing pathway, ang daan niya papupunta doon ay gubat lang din po. Ito, makikita nyo lang po dito sa area ng pinagbanderahan Quezon, dito sa bundok na to, katulad po ng puno po ng Katmun. Pangalawa po, ang unang nadaanan po natin ay Kamagong. Pangatlo po, yung mga tinatawag po nating Makaasim at Redlawaan at Bukbuk. Yun po yung mga punong matitibay po dito at yun po yung mga bahagi na hindi po number one na hindi po pwedeng kunin dito sa area nito. Dito po, pag kayo po nakarating dito sa aming pinagbanderahan summit, pagpasok nyo po dito sa area po ng Zigzag Park, hindi lang po kayo maboboring, mas mag-i-enjoy po yung pag-hiking nyo po dito sa amin sa Quezon po, sa pinagbanderahan summit. Sa yung Tangisang Bayawak naman po, kaya po siya tinawag na Tangisang Bayawak, siya po yung natatanging puno na number one na kinakatakutan po ng mga bayawak. At yung mga natatangin nyo pong gusto nyo pong sabihin, isulat nyo lang po sa dahon, pwede po kayong pumitas. At yung mga tangi nga po, pwede nyo po isulat at iwan nyo lang po doon sa kanyang katabing puno. Basta medyo magiging magaan po yung pakiramdam nyo pag
pinaniniwalaan niyo po yung ginawa niyo sa Tangisang Bayawak. Pagdating po natin sa Pinagbandiraan Summit, mas lalong matatanggal po ang pagod niyo pag kayo po ay nandun na sa pinakataas. Number one po, makikita niyo po ang sentro po ng bayan ng Atimonan, Alabat, Mauban, at number one po ay White Sand, Burawan po, power plant po ng Pagbilaw, at sentro po ng Mount Banahaw, bayan ng Pagbilaw at Lucena. Ang bitukang manok po ay kita din po. Sa lahat ng mga dumadayo sa Atimonan, hindi pwedeng hindi nila puntahan siyempre yung ating Quezon National Protected Landscape na it's a gateway of Atimonan from Manila. It's the first, actually it's the boundary. At sa aking pagkakaalam, ay dito lang ito lang ang tanging lugar kung saan makakakita tayo ng puno ng malabayabas na kulay pula. So ang tawag namin doon is pinaglabanan. Kaya tinawag na pinaglabanan daw ay ina-attribute naman nila yung kulay pulang puno sa isang madugong labanan. Minsan daw ay may isang babaeng Atimonanin na gustuhan ng mga Moro. Tapos, ito ng mga Atimonanin ay meron ng kasintahang ang lalaking Atimonanin din. Nagtakbo sila hanggang sila makarating doon sa bahaging yun ng kagubatan. At nagkaroon ng madugong labanan ang mga Moro at saka ang mga Atimonanin. Sa pagkakataong ito, ang natalo naman ngayon ay ang mga Moro sapagkat ito ay nangyari sa kapundukan. Tapos, ang sinasabi nila, kaya yung puno ay baltak-baltak ang pagkapula dahil yun ay mga dugo ng mga tao na nasawi doon sa laban ng iyon. Pero sa huli ng kwento, ang nanalo ay yung Atimonanin doon sa over doon sa lab, doon sa isang babae, isang magandang Atimonanin. At ito ay matatagpuan mismo doon sa likod ng Quezon Herbal Pavilion. So yun ay kayang lakarin within 15 minutes, makakita mo na yung mga plantation. At ito ay isang napaka matibay na puno, yung malabayabas. Ipinatayo ng aming dating punong bayan ang Sirena sa Barangay Angeles, wala iba kundi ang namayapang Mayor Remy Chestro, sa paniniwala na mayroon daw nakikitang sirena sa lugar na iyon. Sinasabi nila na yung mga bato sa paligid noong kinatatayuan ng sirena ay may tunnel o sabihin na natin may kuweba sa ilalim nito na nagkukonekta sa dagat at sa Kailugan. Maraming paniniwala tungkol sa sirena. May magkasintahan na Atimonanin na nakatira sa Barangay Caridad Ibaba. Itong magkasintahang ito ay talagang andun yung wagas sa pagmamahalan na sa isa't isa. Subalit, ang babaeng kasintahan ay mayroon din kapatid na isa pang babae na lihim na umiibig doon sa lalaki. At dahil sa sobrang pagkaabala at kasipagan noong babaeng at panganay na babae na may kasintahan, ay hindi niya namalayan na nahuhulog na rin pala yung kanyang lalaki doon sa kanyang kapatid. At minsan sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, nakita niya at nagkaroon na ng desisyon na ang gustong pakasalan na nung lalaki ay yung kanyang kapatid. Dahil sa kanyang kasiphayuan, sa kanyang despair, ay tumalon siya sa ilog. At yun ang pininiwalaan na naging sirena. Isang beses naman may malakas na bagyo. Ngayon, yung sirena siyempre, pauli-uli dun sa dagat, sa tabing dagat. Ano? Parang natawag siya ng help, ng tulong, para ma-save siya. So yung mangingisda naman, hindi siya natakot. Kasi alam mo, sirena, kinatatakutan, di ba? Hindi siya natakot. Tapos sabi nung mangingisda, sabi niya, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan, sabi nung mangingisda. Sinave siya. Di pinuntahan na yung mga tao, daman, di nag-ano sila,
na parang naging ano sila yung angka, curious. Pumunta na sila doon. Ngayon sabi nga, gawa natin ang Serena. Sabi dito sa municipal ang officials ng Atinoma. Biyaya ng karagatan, sagana dito sa Atimonan. Pangingisday, isa sa mga pangunahing pinagkakahanap buhayan. Iba't ibang klaseng yamang dagat iyong matatagpuan. Ika'y mahihilo sa dami ng pagpipilian. Ang bayan ng Atimonan ay matatagpuan sa coastline ng Lamon Bay. Na ito ay nasasakupan ng bayan ng Bauban, Atimonan, Plaridel, Kumaka. Tinawag itong Lamon Bay, may ibang kwento ang mga gumakahing tungkol dito. Pero dito naman ay nagmula sa pangalang Lamong, kaya tinawag na Lamon Bay. Napakahalaga ng Lamon Bay sa bayan ng Atimonan sapagkat ang basic source of livelihood ng mga Atimonanin ay ang pangisdaan. Kaya naman ang Lamon Bay ang aming sanctuary ng mga fishes dito. So napakahalaga po ng Lamon Bay sa bayan ng Atimonan sapagkat ito talaga yung pinagkukunan namin ng yaman. Kami lang yata sa Atimonan ang meron ng maliit na galunggo. Here, it's Tilos. It's internationally known na galunggong. Which, kaya siya Tilos, it's because it's pointed. Yeah. Now, we have the galunggong, we have the lumahan, we have the matambakaw, we have or the buraw in some other places. We have the tanige, and we have the lapu-lapo. So we have the variety ng isda sa Atimonan. Pangingisda'y malaking bahagi sa kultura ng Atimonan. Iba't ibang aspeto nito'y iyong mapapakinggan. Sila'y may sariling tradisyon pagdating sa pamimili ng isda kung gusto mong masaksihan. Sa kanilang daungay, pumunta ng maaga. The bidding, meron din tawin dyan sa dalahikan, and other port. Yun yung basic na method of selling. From the fisherman, bababa siya sa brokerage, or in some places, you call it consignasyon. And then, the brokerage, or the brokers, or the consignasyon, acts as a middleman. So sila yung nagpapabid nung isda, from the fisherman to the buyer. And this buyer becomes the seller naman sa ating mga market. The bidder will give the price. Yung middleman will act lang as siya yung magde-decide who will be the winner based on the highest bid. Ang pagkakaiba lang nun is, di ba, kaya tinawag siyang bulungan because binubulong siya, not yung you bid it by writing, you don't bid it by loud bid. Ito, you have, may prevailing price naman kasi yan usually eh. Yung mga buyer naman, they know magkano yung cost ng isda. The bidders are the one giving the price. Pero, in some cases, kung ayaw nung consignation or nung nagpapabid at alam niya na hindi maganda yung presyo, yung nagpapabid can ask for an additional bid. Dalampasigang Atimonan, sikat na puntahan. Bukod dito'y kanilang kalikasan, maraming handog na pasyalan.
pangangalaga sa kapaligiran, kanilang respeto kay inang kalikasan. Ibang magagawa pa para sa kanya, kanilang pinag-iisipan. Mga bahurang nilikha, karagdagang tahanan, para sa mga isday ginawa, likhang kalikasan ay tinutumbasan ng kanilang likhang yaman. Lalo nating pinasisigla yung pangisdaan dito sa bahay ng Atimonen. At kagaya nga ng pagtutulungan ng Samahang Baltak, Kabaltak at ang Rotary Club of Atimonen ay nagkaroon tayo ng largest artificial reef dito sa buong Pilipinas at pinakamalaking Rotary emblem sa buong mundo. At ito ay matatagpuan natin sa De Gracia Beach. At nandoon yung malaking logo ng Rotary, pero sa ilalim nito, andito na yung artificial reef. At mula dati sa istruktura nito, nagawa sa semento, na-attract dito yung ibang mga isda. At ngayon, meron na siyang mga corals na tumutubo dun sa lugar na yun. At ito isa sa mga tourist attraction na namin dito sa bayan ng Timona na activity ay snorkeling. At pwede rin kayo mag-fish feeding. Meron dong balsa, may balsang kubo kung saan pwede kayong kumain at pwede kayong magdadala lang kayo ng mga tinapay and then pwede na kayo mag-fish feeding na activity. Kung sa pamimili ng isda ay mayroon silang sariling tradisyon, sa paraan mismo ng pangingisda, sila din ay meron. Mga batong isinausaw sa pulot, sa dagat ilulubog at iuugtol-ugtol. Ito ang konsepto sa likod ng tagultol. So, kaunahan dyan, syempre, dahil nga kilala kami bilang bayan na nagpuproduce ng pinakamasarap na galunggong. So, we have the Tagultol Fishing Festival na kung saan ay nagpapakita ng pamamaraan o pagpapahalaga ng mga mamamayang atimunanin sa pag-ani o sa paghuli ng isda. Aming pinahahalagahan talaga ang aming dagat na kung saan ay nagmumula ang kabuhayan ng bayan ng Atimona at humulma sa kultura ng aming bayan. Ang Tagultol Fishing Festival ay unang ipinagdiwang namin dito sa aming bayan ng Atimonan noong taong 2003. Ito ay mula sa salitang ugtol na kung saan ito ay ang unang pangingisda dito sa bayan ng Atimonan. Ang unang pamamaraan ng panghuhuli ng isda dito sa amin ay ginagamitan namin ng taling abaka na kung saan dito sa dulo ng taling abaka ay mayroong bato na hugis tatsulok. Dalawang talampakan mula sa batong ito ay tinatali namin ang tinik ng kalamansi. Ang taling kalamansing ito ay dinadaw-daw namin sa hani na kung saan kapag ito ay nasa tubig na, ito ay inuugtol-ugtol ng may hawak ng tali upang makuha ang atensyon ng isda. Tuwing 27 ng Hulyo hanggang 2 ng Agosto, aming ipinagdiriwang ang aming Tagultol Fishing Festival na kung saan ay pinagmamalaki namin ang aming mga activity sa aming karagatan. Una na dito ay ang aming bangkarera na kung saan ang maliliit na bangka ay nagkakarera sa karagatan. Ang pinakang pinagmamalaki namin dito ay ang aming Tagultol Fishing Festival Street Dancing na kung saan ito ay nilalahukan ng mga estudyante sa elementarya sa sekundarya. Ang bracket A namin dito ay para sa mga elementary at ang bracket B namin ay para sa secondary. So meron kaming sariling tugtog na nilikha ni Sir Laude na kung saan siya talaga yung nag-create ng tugtog na ito. Dito kasali namin sa kalsada ang tambuli at kalatong at ang amin naman sa field ay ang talagang Tagultol music namin. Ipinagdiriwang po namin o ginaganap po namin ang Caracol tuwing 2 ng Agosto. Ito po ay bilang pagpupugay namin sa aming Nuestra Señora de Los Angeles, ang patrona ng aming bayan. So ang nangyayari po dito ay ang mga bangka po ay umiikot sa karagatan bilang pasasalamat namin sa mga nahuhuli naming isda sa aming karagatan. So nagsisimula po ang aming Caracol ay dito po sa aming port. So mula po sa port, iikot po ang mga bangka hanggang sa Villa Ilaya na kung saan ito po ay ang dulong barangay ng aming bayan na may dagat. At ito naman po ay natatapos sa barangay Lumutan na kung saan ito din po yung dulong barangay sa parting south ng aming bayan. So nakasakay po dito ang aming berhen na si Nuestra Señora de Los Angeles. Kasama din po dito ang aming mga mamamayan na mga mangingisda, pati na rin po ang aming mga kabataan na kung saan sila ay nagbabatuhan ng tubig sa karagatan upang sila ay mabasa. At sabi nga po, naniniwala na kapag nabasa ka po doon sa bangka ay mas maraming biyaya ang iyong matatanggap. Katatagan ng mga Atimonanin, magandang ehemplo ng Filipinong mamamayan. Sila ang tunay na likhang yaman ng Atimonan. Mga pagsubok na pinagdaanan, mga kahinaang nalampasan, mga pagpupunyagi tagumpay na nakamtan bilang bayan sa ating nakaraan.
Ang matapat na pagtanggap at paglingon sa pinanggalingan ay magiging tanglaw upang matukoy ang anumang pagsubok na hinaharap ng ating lipunan sa kasalukuyan. Ang ating pagsisikap bilang mamamayang Filipino, kasama na ang mga hinaharap nating pagsubok, ay malalampasan kung isasantabi natin ang ating pagkakaiba-iba at tayo'y magsasama-sama. Ang ating patuloy na pagtuklas sa ating kultura'y pagtuklas rin sa mga bagay na sumasalamin sa ating pagkakatulad-tulad bilang tao, bilang Filipino. Ang ating lakas, ganda at husay bilang bayan ay sharing lakas, ganda at husay na ating maiaalay sa pag-unlad ng mundo. Ako si Hero Angeles. At ako naman si Lara Maike, isang matatag na kultura para sa matatag na republika. Ito ang Sagisag Kultura TV. Walang unos o bagyo sa aking gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako ay Makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino man makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Filipino. Ipot sanda ang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng iwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Mula sa bughaw na langit at dagat, mula sa pulang aling mo'y dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kagitingan, uungkapang nasong isigaw, yan ang Pilipino. In humble huts all across the archipelago, important work is taking place. It is the work of teachers and students coming together to preserve tradition, blending the ancient knowledge with engaging teaching methods, enlivening for a younger audience the ways of the past, or simply bringing communities together to judge what is valuable, what must be taken on the journey forward. In this season of Dayaw, we visit the schools of living traditions to listen to the voices of those who have made it their mission to preserve cultures, to see in the eyes of the young a world that they will gladly inherit, preserve, and pass on. This is what it means to be Sisidlan, a bearer of culture, a school for living traditions. The word champion evokes images of great achievements in sports, in academics, in pop culture. Champions are, to our minds, often young and brave, committed and daring. In this episode of Dayaw, we invite you to expand your definition of the word to include propagators of the traditional arts. In this case, a woman, a weaver of mats,
not young at all, but brave, committed, and daring enough to become a recipient of the Gawad sa Manlilikha ng Bayan. The champion's name is Estelita Bantilan. She is 78 years old. She is proudly Balaan. To trace the story of this Gamabat champion is to know the story of the Balaan people, indigenous Filipinos of southern Mindanao. Like many of the animist Lumad of Mindanao, the Balaan were hunters, Sweden farmers, and foragers who once occupied the vast plains known as Colon Datal, present-day Coronadal. Linguists and scholars trace the name of the group to two words, Bala and An, meaning an opponent people. Whose opponents they were is not exactly sure, as the culture of the Balaan is closely related to other neighboring animist groups like the Bagobo and the Tiboli. All these southern Cotabato people share many traditions in agriculture, social structures, material culture, and political leadership. In their rituals, their chants and dances, the Balaan reaffirm their close ties with the environment and the great creator, Maludvata. It is to the great creator that the Balaan people owe their existence, their lives intertwined with those of all living things, as well as the spirits of nature, who are a very real living presence in traditional Balaan communities. It is one class of spirits, the Inilong, who guides the weavers of a Balaan specialty, the Abaka Ikat. Like the Tiboli, Bagobo, Mandaya, and Subanon, the weaving of Abaka Ikat is a specialty and point of pride for the Balaan. Another Balaan weaver, Bayabing Masalon Dulo, was also awarded the Gamaba distinction together with Estelita. Estelita Bantilan, manghahabin ng igen. Masaya po daw siya, ma'am, nung nalaman niya na isa siyang nanomine. Napakasaya daw niya, ma'am, na naging ano siya, Gamaba siya. But Estelita is different. Her specialty is igen, the weaving of mats. Mats were both utilitarian as well as sacred objects for the Balaan. They were used for sleeping and resting and as protective layered wraps for clothes and textiles. But the igem were also used in rituals that communicated with the spirits. When laid out on the floors and sat upon by shamans and healers, the mat became a means by which sacred spaces were denoted. Into these protected spaces, the spirits could freely enter, their desires, advice, and healing communicated through the mediums. The nature of these mats places Estelita in a distinct space shared with all the Gamaba winners, as creators of objects that had both sacred
and utilitarian function as bearers of a traditional craft that was necessary for both everyday life and ritual functions. Malapatan in Sarangani is home to this complex Balaan universe, where nature, the spirits, and man coexist to this day. Like most master weavers, Estelita is considered the matriarch of her clan. Thus, her art is informed with the wisdom of generations. The matriarchs who came before her, as well as a present crop of younger family members who share her pride of the Gamaba distinction. She was not always Estelita to the community. As a child, she was named Labnai and grew up in a traditional Balaan community. But the coming of Protestant pastors in the 1950s introduced many social and spiritual changes into the community. Thus, Labnai was baptized and on her marriage became Mrs. Tuwada Bantilan. Like many of her generation, she has raised her family in the faith of the pastors. But what remained of the traditional Balaan animism, she has kept on in her work as a weaver of mats. It is a task that she has devoted her life to. Unlike many other Balaan women who must tend to farm and family and otherwise seek alternative means of livelihood. But Tuwada, her husband, was very supportive of her passion for mat weaving. Thus, despite tending to other needs of her family, she was given ample time to master her art. The pandanus romblon is a material for many mat weaving traditions all over the Philippines. The gathering, treatment, and preparation of the raw materials is a process also shared by Philippine mat weavers. Paano niyo siya ginagawa hanggang sa finished product? Rekibogurun, amdaadiyak tila. Mag-harvest ng rumblon, tapos kunin yung buto, niya, tapos i-dry sa sun-dry 3 days para matuyo. Tapos pagkatapos, i-roll siya. Nakakum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 
lang, Blue, come lang. Thank you.
Scholar Marian Pastoroses wrote of the weaving process so eloquently in her introduction to Estelita's art. Much of her insights bear quoting here as we see Estelita at work. Gano'n po kalaki yung nagawa niya, tapos ilang araw niya ginawa yun? Every number. 6 feet ang lapad, tapos 9 feet ang haba. Tapos ano yung una niyang design na nagawa? Yung design daw, ma'am, yung parang magsalom ka sa tubig. May malapit po ba kayo sa dagat? Ito ang makikita nila, ma'am. Tapos po, nung lumalaki na kayo, nakaisip ka na ba ng sarili mong design? Tapos paano niya naiisip yun? Yay, kapag naam ko ni mong design, di nawago. Ang nagturo daw sa kanya, ma'am, na gumawa ng design, yung ano niya, yung sa isip niya, sa puso niya. Yun ang tumuro sa kanya na yan ang gagawin niya ng design. Sa taon, kung nakibok ko design, gurun. Pastor's words so deftly capture the very essence and spirit of traditional weavers. And Estelita is a worthy exemplar of both the serenity and dexterity that marks all true master weavers. Among the mat weavers of her community, Estelita has long been acknowledged as a master weaver. Her work noted for the tightness of the weave and the compelling mix of color and patterns. While many of the other weavers make mats with sellability in mind, Estelita still faithfully adheres to the motifs she learned as a child. But she is not averse to exploring new ways in which these designs can be introduced to a larger community. What is the greatest responsibility of a Gamaba awardee? As a bearer of culture and tradition, the joyful challenge is to pass on the knowledge to ensure that a new generation will be there to carry the art into the future. Naramdaman nyo nung na-declare si Bay na isa sa mga bagong Gamaba awardee? Si Mother, siya ang bilang naging natanggap bilang Gamaba Award at naging isang artist naman yan. Talagang masayang-masaya siya. I-proud ko eh, Mother ko yan eh. At anak din niya ako eh. I-proud ko yan sa sarili ko na si Mother. Ayun pala. Siya nang nakatanggap na sa bilang Gamaba Award. Dahil sa kahirapan namin noon bilang farmer, ako po'y nag-aral sa city. Lahat ng ginawa niya, kahit yung sili na native, ginawa niya, kunin niya.
para sa aking pag-aaral upang patuloy ako sa pag-aaral doon sa city. Ang inspirasyon niya na ginawa sa akin, kaya ako po'y sumikap sa pag-aaral upang ako'y makatapos at maging modelo ng aming kabataan dito sa Aperlasang. Sa pitong anak niya, apat na babae ang marunong gumawa ng panig. Yung tatlong lalaki, hindi po. Anong klaseng teacher siya? Araw-araw, tinuturuan kami pag umaga na, tapos paggabi, gumawa na rin kami. Estudyante, guratro ako. Mga estudyante po daw niya, ma'am, ang tinutulungan niya. 16 years old pa lang ako, palagi akong tumutulong gumawa ng banig. Pero sa ano lang, sa gitna lang, kasi hindi ko pa alam yung sa gilid niya. Tapos, palagi akong tumutulong kaye na gumagawa. At ngayon, gumagawa na ako tuloy ng tuloy dahil alam ko na kung gaano, kung paano gumawa ng banig. At yung anak ko din, tinuro ko din siyang gumawa. One month and a half, pala member di Matt Webbing. Kaning gumawa ng ano, damit, taon, borda. Estilita, medyo may pakastrik gamay, pero sa tamang pamaraan. Tinitingnan ko lang po yung gawa ni Donna. Minsan kasi po kumukuha ko ng ano niya, yung mga gamit niya. Tapos ganun pinaano ko. Gumagawa na rin ako ng sarili ko banig. Kina-check ko po muna sa kanya bago ko ipagpatuloy yung banig. Sa lahat ng matatanda dito na nag-ibig, sarang po ang para ano, para ma-preserve po yung ano, pag-use ng banig, i-encourage ko po yung mga maliliit na bata. Gaya sa pamangkin ko, ngayon po, nag-start na rin po siya magawa ng banig. Yes naman, huri ka ngayon. Isuporta sa kanya na para ipagpatuloy itong paggawa ng banig. Lalo na siya ang isang Gamaba Award na at isang artist na itong pag-advise sa kanya na tuturuin pa kahit yung mga anak o mga relatives para itong mat weaving na to hindi mawalan sa aming tribo bilang mga lumad na nitigaan. Hindi lang dito sa Aperlasang, kundi sa lahat ng mga blaan na kailangan matuto silang mag-weave ng banig. Patuloy tayong gumawa ng banig kasi para hindi mawala ang tradisyon at para matuloy sa mga bagong kabataan ngayon, para hindi mawala ang tradisyon namin na gumawa ng banig. Allow us once more to quote from Marian Pastoros's keen observations on Estelita's work and character.
Silaan are among the best when it comes to weaving, not only the cloth but the mats that they have in this country. If you look at the mats woven by Estelita Bantilan, who is a Bilaan, no? You really will admire the very fine, all this micro detail of the patterns that she makes. When you pass your hand on the surface of the mats that she makes, you will feel that it's almost like cloth because of its fineness. We don't know of any other person who does it as fine as she does it. And hopefully with this award, we will be able to inspire young people. She will be able to inspire young people in her community. The importance in preserving the tradition of your own ethnic community. Otherwise, what's the point of being Bilaan if you cannot show anything that is Bilaan in identity? So this is really the importance of the work of Sarita Bantilan. Batongi bulul tu ali buni talam yukaf yurekanun ye balu banuri mulu tini kato magal yuri siam dufu itu tini kafir ye tu ali bun batongi Tandang panulak nawan takri ulan tun balu bagtung ifuglung lurai lawagai patuling katulibanun. To always be a part and a reflection of a community's beliefs and aspirations. To put the self in service of that community while maintaining one's own standards and continually striving for excellence. Surely, many contemporary artists, whatever fields they've chosen to work in, can learn from Estelita's humility, her connectedness, her sense of belonging, and serving her people. More than skill, more than genius, these are the very qualities that make one a rightful bearer of Dayaw, our knowledge, our pride.